Yo, what's up sa inyo lahat? WB muli at yun. Tayo muli dito sa ating video reaction o sa ating news reaction. Na kung sana andito tayo sa Pinas News Insider, subscribe ka dyan mga kabalits. At ito na nga mga kabalits, kakapasok lang exposed na second pulburon video. Heto na, nagkagulo sa Malacanang FPRRD Gibo Tumistigo. At yun, paalala lamang, ito ay ating reaction video lamang. Anamang sumasala round dito, ibahagi lamang natin reaction video. Bahala na kayo, maniniwala kayo, hindi. At yun, play na natin. Sa ibang balita, pinayuhan itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag ipagsama ang mga desisyon o ipagsama ang mga desisyong pampolitika sa long-term decision ukol huyan sa ekonomiya ng Pilipinas at iba pa. Ayon kay Duterte, mas makabubuti kung ibigay ang mga pag-aaral at pagdedesisyon sa mga sadyang nag-aaral daw sa ilalim ng ekonomiya kaysa sa mga politiko na mayroong ilang political consideration. Sa kabila nito, nire-respeto umano niya ang mahakbang ng gobyerno ukol yan sa pagpapalago ng ekonomiya ng Pilipinas. Hindi rin daw interesado ang dating Pangulo sa credits ukol yan sa mga nasimulang proyekto na ngayon lamang nakukumpleto ng kasalukuyang administrasyon. Pakinggan po natin ang bahagi ng payag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. You should separate really the economic sector from the political. Dapat itong presidente huwag makialam sa projects dito. Dito, ilagay mo lang lahat yung mga bright nating mga anak. Mamili ka lang yan. Sa lahat, maraming schoolhan yan. Maraming bright nating mga anak. Ilagay mo lang dyan yan sila lahat. Dito yung mga politiko. Dito lang yan sila. Huwag silang makialam dito sa ano yung economic plan talaga. Yung long range plan, huwag pakialaman ng presidente yan. Yun ang bahagi po yan ng naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at payo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang International Criminal Court warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, inaasahan na raw na may lalabas. Alamin natin ang update. Umaasa ang mga grupong nagsusulong mapanagot si dating Pangulong Rodrigo Duterte patungkol sa isyu ng madugo na war on drugs policy na makakuha ng suporta sa katauhan ni incumbent President Ferdinand Marcos Jr. Ito kahit hindi man lang nabanggit ng diretsahan ni Marcos nang higit isang oras na State of the Nation address sa Suna ang usapin ng human rights issue, lalo na ang kasalukuyang pakikibaka ng ilang mga grupo na mapanagot ang nasa likod ng madugo na war on drugs. O, inihayag ni Attorney Christine Kunte, Assistant to Counsel sa International Criminal Court o ICC, na kailangan nilang makuha ang suporta ng administrasyon dahil maugong na maaring mayroong ilalabas ng warrant of arrest na ukol sa kinaharap na reklamo sa loob nitong buwan. Pangunahing hinangad kasi nila mula kay Marcos ang mapakita ito ng kooperasyon sa pamamagitan ng papapalabas ng kautusan sa law enforcement agencies na may silbi ang posibleng mandamento di aresto para uhusad na ang reklamo na pending sa ICC. Maraming nag-aabang ng warrant of arrest ngayong July. Kung sa amin, sabi nga namin, ang paghahanda naman namin ay para sa issuance ngayong taon. Kung sakaling lumabas ba ito, ano ang magiging action ng presidente? Kung mag-request ang ICC ng cooperation sa pamamagitan ng pag-enforce or pag-implement ng warrant, ano ang gagawin? Kapag sinabi ng ICC na pwede ba kaming magpatulong dito sa PNP? Sa iba pang mga balita, kuha tayo ng mga update mula ho dyan sa Senado ho ng Pilipinas. Pasok ho ng mga empleyado sa Senado ngayon pong araw, suspendido at bibigyan na rin ng overtime pay o compensatory time off ang mga empleyadong kailangan pong pumasok. Makibalita ho tayo. Ipinag-utos ni Senate President Francis Chis Escudero ang suspensyon ng pasok ng mga empleyado sa Senado ngayong araw Hulyo 25 sa memo na ipinadala ni Atty. Renato Bantug, Senate Secretary. Sa direktiba ni Escudero, hindi mo napapasukin ang mga empleyado ng Senado ngayon para malinis ng husto at ma-check ang mga pasilidad ng Senado. Ang suspensyon ay upang mabigyan din ang panahon ng Senate employees na naapektuhan ng malakas na ulan at baha na tugunan ng kanilang urgent concerns. Ang mga empleyado ng Senado na kailangan pumasok ngayon dahil kailangan ay babayaran ng overtime pay o compensatory time off. Magpapatuloy naman ang regular na pasok sa Senado sa Lunes, Hulyo 29. Samantala, nakatakda rin sana ngayon ang pagdinig ng Senate Committee on Health and Demography na pinamumunuan ni Senator Christopher Bongo, ngunit kinansela rin ito kalaunan dahil sa bagyong Karina. Pinayuan naman nigo ang publiko na sumunod sa mga sasabihin ng gobyerno. Nanawagan din ito sa pamahalaan na tulungan ang mga Pilipinong apektado nitong si bagyong Karina. Ingat tayo kung ano po ang paalala ng gobyerno, sumunod tayo, kung kailangan lumikas ay lumikas po tayo. Grabe po ang buhos ng ulan ngayon at nananawagan po ako sa national government, sa lahat po ng departamento at ahensya. Please lang po, tulungan po natin ang ating mga kababayan, lalo-lalo na po yung mga mahirap. At kaya nga po, isa sa aking sinusulong, sana po magkaroon tayo ng sariling Department of Disaster Resilience para tuwing bagyo, maayos na coordination kagad.
at ilikas ang mga kababayan natin sa ligtas na lugar at preposition of goods kagad at restoration of normalcy pag-alis po ng bagyo. Naniniwala ang ilang mga senador na epekto ng reclamation sa Manila Bay ang naranasang pagbaha sa labas ng Senado, bunsod ng patuloy na malakas sa pag-ulan na dala ng bagyong Karina at Habagat. Kahapon nga, ibinahagi ang kuwa sa labas ng Senado kung saan umabot hanggang tuhod ng baha at pinasok na rin ng baha ang outside parking area na nasa loob ng gate ng mataas na kapulungan. Naniniwala si Senador Juan Miguel Zubiri na posibleng dahil sa reclamation sa Manila Bay ang matinding baha sa harap ng Senado at kaya wala nang malabasan ng tubig baha sa Pasay at Manila, kaya asahan na tuwing malakas ang ulan ay palaging babaha na sinasabing bahagi ng Senado. Pinuno na naman ni Senador Joel Villanueva sa nakalipas na 2 taon, mayroong 1 billion pesos kada araw na pondo para sa flood control project ang DPWH. Ngunit dahil sa reclamation, tila nabaliwala ang mga proyekto na layong maibsan ng baha sa maraming lugar sa Metro Manila. Mahalagang pagtunan anya ng pansin ang kaligtasan at akses sa pagkain ng mga kababayang apektado ng baha. Nagsalta na pala si Kibo. Nisko, nakita niyo yung mga namumuno sa inyo? Wala sa tamang katinuan. You have to speak up. Kailangan nyo nang mag-speak up, mga kababayan. Dahil pag pinabayaan nyo pa na kayo ay pamunuan ng mga ganitong klaseng tao, edi nasa inyo na yan. Hindi ko kayo kayang, hindi ko, you know, ginawa ko na yung part ko bilang isang ipinanganak sa Pilipinas sa lupang tinubuan na araw-araw umaasa na magkaroon kayo ng peaceful Philippines at maalwan na Pilipinas. Pero sino lang maalwan? Sila. Diyan sa zona, di ba, 20 million ang gastos nila sa paglamo nila. Yun lang. Ang mga kamag-anak ni Satanas, Magler ang alignment. Uh-huh. Alos Diyos ko, araw-araw, panoorin nyo lang yung hindi pa nakakilala sa akin dyan sa channel natin. Ngayon, mga kababayan, okay? Ano pang sabi? Ay, si Attorney Vic Rodriguez nagsalita. Shocking. The only way to regain the citizens' trust, faith, and confidence is by presenting a negative result done through an open, transparent, and credible hair follicle pulburon test. Mm-hmm. The millions of Filipinos who voted for him deserve no less. Ayun nga. Kung ito si Marcos Jr. ay responsable sa milyon-milyong Pilipino, para matapos na itong mga sinasabi na siya ay nagbabangag-bangag, di ba? Simula nga tayo sa Pidealix, yung statement ni Pangulong Duterte, bakit hindi siya mag-hair follicle test? Sabi nga natin, mga kababayan, kung kaya niya ng 2 minuto lang mahigit nung campaign, bakit hindi niya kayang gawin ngayon? Di ba? Open, live, kung kaya niyang umikot sa buong mundo sa mga pledges na kajutang ginimes, na mga pledges na wala namang nangyari, na sa halip na mag-invest ang mga foreign investors, lumalayo dahil sa high crime. Dahil sa kaguluhan, dyan palang airport brownout na wala ng aircon, yan ba ang maging Singapore-like tayo? At ano ba sinabi niya? Para may binanggit siya tungkol sa airport na, I don't know, na maganda na rin ngayon ang ating sitwasyon dyan sa Manila International Airport. Di ba? Nakakaya na yung Pilipinas, sabi ni Palanga. So dito, mga kababayan, o ano sabi niya, no, ni PRRD? Medyo mahaba, sabi ni PRRD. Okay. Alright. So ngayon, sabi ni PRRD, ito. Statement niya, BBM's refusal is best authentication. The hakbang ng maisog national leadership has nothing to do with the release of the video footage showing President Marcos Jr. in the act snorting in maisog gatherings in Vancouver, Canada, and Los Angeles. Gusto ko lang sabihin, we're not accredited dyan sa maisog ng Pilipinas. Wala kaming pinarmahan ng papeles dyan na para kami ay maging miyembro ng maisog dyan sa Pilipinas. Kasi kami ay mga voluntaryong individual na kinikary lang namin ang mga pangalan ng gusto namin suportahan. Ginawa na namin yan noon pa, even before pa ako siguro nakarating sa Amerika, ginagawa ng mga Filipino-Americans. Kaya walang kinalaman yung mga tao dyan sa Pilipinas. Saka actually, yung nagmamaisog nga kami, may nakarating sa akin na message. Ito, I have to be honest with you, yung mga maiisog dyan sa Pilipinas. Miss Marlia, kailangan daw magpa-accredit. Ano sabi ko? Anong accredit? Totoo yun. May mga papel na pipirmahan. Okay? Yung taga-Vancouver, Sandra Gombo, kumusta ka dyan, Palanga? Congratulations sa inyong event. Sabi ni Palanga, ano to? Ang dami mga accreditation, nagsusuporta na nga lang tayo dito sa maisog, ba't ang dami nilang hinihingi? Ano ang advice ko? Forget about it. Huwag mo yung pansinin yung accreditation na yan. Ang importante, hindi natin kailangan magpa-accredit sa kanila. Ang importante, mag-show tayo ng support. Alam yan, kayo dyan, sa TAPS, lahat kayo. Hindi namin kailangan magpa-accredit sa inyo. Kung gusto nyo dyan kayo sa Pilipinas, kami, may sarili kaming mundo dito. We are just showing support. Kaya tama, si Pangulong Duterte, wala talaga siyang kinalaman dito. Yan ang pagkakaiba namin dito. Well, I ako personally, kung gusto ko magtayo ng organization, you know yung private, yung event namin? Full pack yun. Jump pack, mga palangga. We're like 300, almost, I think, kung di ako nagkakamali, basta, may 300
private invite yun. Ganun kauhaw ang taong bayan sa pagtitipon dahil sila ay nabudol. O, ano sabi ni Pangulong Duterte? It was a decision made entirely by the Maisog volunteers in the said two places without the knowledge and imprimatur of the Maisog Organizing Committee. This is true. Okay? The members of Maisog leadership as just as surprised as the rest of the country when they saw it on the first time. Exactly. Paninindigan ko yan. O kayo dyan sa TAPS. Diba? Kayo dyan po sa ano. I respect you guys. Pero kami dito, wala kaming time sa mga... Ako wala akong time sa accreditation na yan. Magsasubmit ka ng mga kachuchuchuchu. Kaya ang sabi ko kay Palanga, kay Sandra, kay Charlene, una, ito ha, sabi ko sa inyo, na-high blood sila. Ano ba to? Tayo na lang nagsusuporta dito sa Maisog, mayroon pang hinihingiing papel. Ang advice ko, forget about it. Go! Mag-celebrate tayo. Bakit? Ano ba ang ano natin dito? Sa ano na to? Diba? Parinig lang naman natin ang ating hinaing, ang ating damdamin. Bakit pa kami magsulat-sulat ng ganyan? So wala talaga kami kinalaman dyan sa inyo sa Maisog. But we're supporting you. Okay? Sabi ni Pangulong Duterte, as expected, the Marcos administration swiftly challenged the authenticity of the so-called Pulboron video, saying the obviously fake video is again another maliciously crude attempt. Ay, ito yung sinabi kanina. Ah, sinabi ba ni to destabilize the administration? Ah, si Marcos pala nagsabi nito. Oh, yan. Na-discussan natin yan. Sabi ni pala ni Pangulong Duterte, first, the Marcos administration's feeble attempt to dismiss the video by simple denial actually reinforces the simmering suspicion of the President's Marcos Pulboron addiction, as any lawyer knows. All right, denial is the weakest form of defense. Exactly. It has to do better than that. Kaya nga, dapat bago kayo nag-deny, nagpa-authenticate muna kayo. Sabi ko nga sa inyo, ganun ba? Titignan mo lang. Ay, AI to. Meron akong ginagamit na, nakita niyo yung, ano, yung sumasayaw-sayaw na mga AI app. Diba? Yung mga na, diba? May mga ganon. Yun ay AI. Pero ito, AI. Pero ito lang po, mga kababayan, ang gusto kong sabihin sa inyo. Bago ko po nilabas ito, pina-authenticate. Ngayon, asan yung authentication? Bakit ko bibigay sa kanila? Kayo maghirap. Diba? Nasa inyo ang burden of proof. Di hindi lahat kayo dyan na mga ngagva. Ipa-authenticate ninyo. Diba magagaling kayo? O na magkalaman tayo. Ah, sabi ko nga, willing ako, kontakin ako ng Amerika bukas eh. O mamaya. At gusto ko mailagay yung pangalan ko sa dyaryo lahat, sa lahat ng mainstream, na si Maharlika, may isang Maharlika na naglabas ng video. E sabi nyo, deepfake. E sabi nyo, peke. Paano yun? Diba? O, yan, mga ngagba. Ano siling ni Pangulong Duterte dire? O, sabi ni Mayor Duterte. Okay. Alright. Even the ordinary man on the street knows that the best way to put the issue to rest is for President Marcos to undergo a hair follicle pulboron test, okay? When undertaken by a credible drug testing, sabi niya, a negative result would erase all doubts once and for all. Ganun sa pangangawagan ni Attorney Vic Rodriguez. Sabi ko nga, ulitin natin, kung kaya ni magmanibangag ng 2 minutes, more than 2 minutes na pulboron test na questionable, na, you know, narinig yun naman doon sa PDEA leaks hearing kung paano i-cover up na makasabuat nila doon na mga butanding. Alright, go. Ayan, sabi ni Pangulong Duterte, instead of doing that, however, President Marcos responded either with fine laughter, feeble denial, or complete, diba? Dinanong siya noon ni yung unang-una sinabi ni Pangulong Duterte na siya ay nagpupulboron. Nakapentanil pa yung pangulo. Diba? Tapos hindi siya sumasagot, hindi siya sinasabi na, "Oh, ito, hamunin kita, Marcos Jr." Dapat doon sa sona nanumpa ka. Ako po si Marcos Jr., malinis po aking sistema ni isang powder ng WPS, na isang white powdery substance, ay wala pong nananalaytay sa dugo ko. Bakit hindi yan ma-deny-deny ng bangag na ito? I mean, hindi niya masabi-sabi at ng kanyang pamilya. Senator Amy, magsalita ka na. Hindi mo na ito napigilan. You have to speak up. Or else I will say something. Yes, you have to speak up. Hindi pa po, ito'y simula pa lang. Ha? May alam si Senator Amy Marcos dito. Diba, Senator Amy, matagal mo, okay, hold na lang natin yan. I-reserve natin yan. May mga, marami tayong panahon. Marami tayong araw. Okay? Sabi ni Pangulong Duterte, with due apologies to all the experts who vouch for the authenticity of the video, the refusal of President Marcos to undergo the hair follicle pulboron test is the best proof not only of the video's authenticity, but worse, his pulboron addiction.
Yun na nga, eh, bakit ayaw nyo yan ilagay dyan sa gitna para scrutinize ng taong bayan? Di ba accountable siya dapat sa taong bayan? And out of transparency, ipakita niya, mga palangga. Congratulations, we are 20,000 live viewers right now. Ngayon, mga palangga, bakit ang hirap-hirap gawin ni Marcos Jr. kung kaya niyang magbartik-bartik, kung kaya niyang mag-absent? Remember, noong December of 2023, nagbangag-bangag siya habang kayo ay nililindol sa Surigao at nagkaroon ng bang-bang-bang sa Mindanao, di ba? Mindanao State. 5 araw siya nawala nun. Eh, ang pagtitest, wala pang isang araw, hindi abuti ng 1 araw, oras lang. O ilalive niya. Para once and for all, malinaw sa taong bayan na, edi, murahin niyo ako lahat. O, ito lang challenge ko sa inyo. Sa lahat ng nanonood. Pag nagpakita si Marcos Jr. ng hindi altered result, yung talagang independent na magtitest sa kanya, tatanggapin ko lahat ng mura ninyo. But that's not gonna happen. You know why? Hindi man yan gagawin eh. Kasi takot siya sa sarili niyang multo. Kasi kung gusto niyang malinis ang kanyang pangalan, which is sobrang dugyot, matagal yan ang ginawa. Bakit ayaw gawin ng isang tao ang magpapulburon test kung siya ay zero substance? Diba? Eh ako nga ginawa, dami kong pinagbibili. Actually, may schedule pa ako na ano eh. Remember, I told you, sabi ko, may schedule pa ako ng hair follicle. Nagbayad nga ako 100 something yun eh. Nakoy, cancel ko nga pala yun. Okay, or gagawin ko ulit. Hindi, gagawin ko ulit for the sake of our vlog. Nakaregister ako doon. Kaya iniisip ko, parang pinahirapan ko lang yung sarili ko, pupunta ako sa center. Eh, alam ko naman di ako nagpupulburon. Mm-hmm. But for the sake ninyo mga palangga, I will do that. Nag-test na tayo ng kit, diba? I will do that. Pag sobrang busy lang kasi ang buhay. But I will do that. I will tell you when. Okay, the denial issued by Department of National, this is a statement of Pangulong Duterte. The denial statement of DND is a slap in the face of every patriotic and honorable soldier who lives by the military's highest code of conduct. It is bad enough that the DND has to do the dirty job of issuing the denial. It is worse that in doing so, it has become a party to a despicable act that it should have been fighting against in the first place. Truly, Lee, DND. Diba? Yan lang kaya niyong gawin. Pagkakita niyo ng picture, ha? Ay, ng video. Ay, fake to. Ay, destabilization attempt to. Ganon kayo kabilis mag-react. Hindi kayo gumagamit ng utak. Diba may proseso yan? Na mag-invite kayo ng expert. Kung kaya ni Lee Satanas mag-invite ng mga Romania, ng mga foreign, nung election na mga kasabot niya sa Pandaraya, at yan, nakalagay yan sa mga affidavit ni Atty. Glenn Chong, kaya niyo rin mag-invite ng mga expert para authenticate dito. Doon sa mga nagpapanggap na kaibigan ko, okay, mga nagme-message sa akin, hindi nyo ako kayang putuin. Alam ko galaw nyo, okay? Kaya tigil nyo yan. Dahil kilala ko ang mga hibla ninyo. I'm just being nice. Tigilan nyo ako sa mga kahitaran nyo. Alright. Sabi ni Pangulo Duterte, it is strange that instead of confronting the president about it, referring to the military, DND and everything, the mainstream media who once proudly proudly boasted as the freest press in Asia has chosen to look the other way. Kaya nga, ano sa media? Dati kayo, Marcos Bangag, Marcos ganito, ngayon tahimik kayo. Bakit? Sinungalingan na ba kayo ng pera ni Liza Tanas? Wala na tayong pag-asa dyan sa Philippine media. Kaya nga sabi ko, ito, mamaya na, if subsequently events prove that these pulburon habits are in the true, they will forever be haunted by the memory of having contributed to the massive cover-up of his criminal activities. Kaya nga sabi ko, kayo na mga pumuprotekta kay Bangag Jr. Okay? Sana kayo ay pagbayarin ng inyong mga, ayoko na antayin, matagal pa yun, magbayad na kayo lahat. Na pinuprotektahan nyo ang isang ngagva. Di ba? Napakasimple lang gawin ito. Ang inyong trabaho, di ba? Ang daming perang ninanakaw ninyo, simpleng expert to authenticate, hindi nyo kayang mag-invite. Okay, challenge again, naisip ko lang. Para talagang kutsain si Maharlika ng taong bayan, Maharlika, niloko mo kami, mag-invite kayo ng forensic investigator from here, from ever, saat nyo gusto, mag-invite kayo at magpa-presscon kayo. Okay, right now, we are investigating this deepfake chuchu-chuchu video, invite nyo lahat. Invite nyo lahat ng media ng international kasi gusto nyo ako talagang patumbahin, gusto niyo akong gurgurin, di ba? Invite niyo lahat, tas live telecast niyo, invitahin niyo lahat ng mainstream media, pati international, para si Maharlika ay talagang i-crucify, di ba? Ng mga tao. I am waiting for you, mga gagawin niyo. I'm giving you 3 days to do that. Invite the experts, you call the US government, di ba? Oh, I'm giving you 3 days.
Napakabilis na. Gawin nyo ha, I'm waiting. Na gusto kong mailagay ako sa lahat ng dyaryo, gusto ko mailagay ako sa lahat ng mga broadcasting companies na ako ay nagpakalat ng deepfake na yan. Yan na gawin nyo. Assignment ko yan sa inyo. Challenge nyo. Pag hindi nyo magawa yan in 3 days, ibig sabihin bangag kayong lahat. You, military, AFP, PNP, yan yung mga nanonood. Kaya challenge ko po yan sa inyong mga boss. 3 days, i-expedite nyo lahat ng galing nyo. Lahat ng pera ng bayan, expedite nyo. You call all the experts. At magsasagutan tayo ng bonggang-bongga. Well, anyway, paano yung sasabihin na si Marcos Jr. yun? Eh, dininay na nga ni Avalos na ang layo, hindi yun si Presidente. Eh, bakit nga naman pala? Bakit pa kayo mag-hire ng experts, by the way? Kung mismo sinabi na ni DILG, ni Avalos, na hindi si Marcos yan, hindi yun si Presidente, kasi ang layo. So, what's the point? Nonsense, di ba? Pero ang gusto nyo lang, pagtakpan, sabi nga ni Pangulong Duterte, di ba? Gusto kung patuloy ninyo i-cover up itong presidente nyong ngagva, then dapat managot talaga kayo sa bayan. Okay, sabi ni Pangulong Duterte, the shameless act of legislators from both Senate and Congress to stand with President Marcos at this time of moral and legal crisis will forever be remembered by our people. They had this chance to be on the right side of history, but they just wasted this chance. Exactly. Yung mga lumamon doon sa Congress at Senate, kasama mga kabit, lahat ng mga jutang ginimes ninyo. Diba? Na umaayon kay Bangag, amay saltik din kayo. Diba? Kasi, nakikita nyo na sa inyong mga mata, ay sa inyong mga kapaligiran, kung anong ginagawa, well, what do you expect? Ang kinabang yung mga hinayupak na yung mga yan. Okay, malapit na. Bye. This act showing in public what had been long whispered in private, the men and women of Maisog have proven themselves worthy to be called Filipinos. They have exposed themselves to danger and harm, but they are ready to make the sacrifice to rid this country of a head state that is an embarrassment all over the world. Thank you, Pangulong Duterte. Mga kababayan, ano ang mapapala ni Maharlika? Walang Pilipino o tao na ilalagay sa peligro ang kanyang buhay na i-expose ang pinakamataas na pwesto sa isang bansa, katulad ni Bangag Jr. Walang taong gagawa niyan na mag-iimbento ng kwento para banggain ang mga mastermind ng Cindy, Cato, and Mafia. Walang taong matino na babangga sa isang polboronic. Sino lang ang taong babangga? Ako. Why? Kasi magkaibigan kami dati, the reason why hindi ko sila tinitigilan dahil sa pangako nila sa akin sa inyo na ibabangon ang kinabukasan ninyo. Nakaatang ang buhay ko na anytime pwede nila akong gurgurin. Okay? Sino ang matinong babaeng maalindog, dapat may ganun, ang gagawa ng ganito na isa lang ang kanyang buhay? Kung ito ay trip-trip ko lang, di ba? Trip-trip ko lang, gusto ko lang mapapansin. Walang matinong tao, pero ito ay tunay na laban para sa aking mga kababayan dahil minsan kayo ay na-influensyahan ng ating mga vlogs na si Marcos Jr. ay ibangon kayo, pero binigo kayo. 2 taon na ang kasinungalingan niyang 1 million a year na bahay, niyong 140,000 na bahay hindi pa maitayo at walang mga facilities para sa mga tao, mga palangga natin na yung mahirap para dito sa low-cost housing na ito. Nga, ang pangako sa bugas, nga, ang pangako sa mga OFW na, ang OFW kapag siya ang naging presidente, by choice na lang ang pag-abroad, hindi by necessity. The reason why I am speaking here sa harap ninyo, dahil sa pambubudol sa akin, pambubudol sa inyong lahat, at sabi ko nga, lahat tayo mamamatay mga kababayan, una-unahan lang, at isang buhay lang, pero dito sa buhay ko sa mundong ibabaw, isinugal ko na para labanan ang mga gantong klaseng uri ng gobyernong ngagva. The next, sabi ni Pangulong Duterte, the next few days will be very... Okay, nabasa ko na yan. Ay, hindi pa pala. Okay? The next few days will be very crucial to every Filipino and the Filipino nation. It will require every citizen to decide whether to be part of those who seek the truth and those involved in the cover-up. It is a choice between standing up and demanding that this country enforce the law without fear or favor, hiding in fear and self-preservation. Ulitin ko, isang beses ka lang mabuhay.
men and women in uniform. Unless you are for your vested interest. Ikaw ay para sa pansariling kapakanan. Ako, anong mapapala ko dito? Sumusweldo ba ako sa gobyerno? Nada. Kayo, pakain kayo ng bayan, kayong mga matataas na general, pasweldo po kayo ng bayan. Alam ko, marami pang mga magagaling na mababait na general. Iilan lang naman yung mga masasama dyan. Pero mas marami po kayo, eh. Nakikita nyo to, ginagawa sa inyo. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At yan nga yung mga ilang nga patungkol na balita dyan at yung mga nagiging pahayag nga dito ni Maharlika bukol nga dito nga no, sa ating pinuno nga ng bansa na kung saan ay patuloy at patuloy sa mga patutsada nga laban nga umano sa nagiging galaw nga ng ating Pangulo na kung saan yung pag-expose nga itong pulburon video umano mga kabalits natin ng isa sa nagiging tampok at talagang dito ang nais na ipalitaw at ipahayag nga ni Maharlika yung mga patungkol na dapat gawin nga at talagang dapat nang wakasan umano ito yung nagiging tila nga ba pamumuno o nagiging hindi magandang gawain o hakbang ng ating Pangulo nga daw umano dito nga sa ating bansa. At isa to sa tila nga ba nais na ipunto ni Maharlika rito no. At kayo na lang bahalang magkomento sa ibaba na nais nyo ikomento patungkol dyan. At yun muli syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa Pinas News Insider. Subscribe kayo dyan mga kabalits. At yan mga kabalits, ito muli ang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita mga kabalits.